sa mga skills neto ni Ruby. Then pwede ka pagka from there, pwede mo i-silence coming from the Natalia. And medyo layering of skill siya na maganda, pero that only works if you work on 5, on team 5. Pero yung mga pick up potential, I may say, mas gusto ko pa rin yung side dito ng Alter Ego. Pero yes, kaya sabi mo Reptar, this is a tournament life for Unique Devo. This might be the final match na meron sila dito on M2. They have to prove na kaya nila itong Alter Ego. Sunset Lover actually starting closer into the bottom lane here. Kasama niya dito si Defender. So hindi ko sa mga nag-roam, surprisingly enough, ang Selena ni Sawo. At saka, kasi yung next one, yung inisip ko na mangyari, si Sunset at saka si Sawo, magdidikit yan. Uh-huh. Lagi lang sila sabay. Si Lil yung Belleric nilagay ito sa XP lane. Laban sa... Ang Lapu-Lapu, well, I mean, expected naman yung laging iikot is yung dalawang assassins. Pero gusto nila makuha yung Wrath of Dryad na mabilis kasi. Mm-hmm. Yes, nag-agree ako siya doon na mas gusto nila mag-level 4 kagad to si Lil. Not only that, binantayan din kasi kagad ni ni Sunset Lover yung orange buff nung kanilang Roger. And the arrow, medyo nagbintis yata doon si Sawo. Oo, binantayan yung Sawo. Si Leo Murphy could be in trouble here, pero nandiyan naman siya para tulungan siya. Benedetta with the damage, but here comes the damage from Roger that missed all of it. Kulang pa siya, wala pa siyang level 4. That could have been a kill. Oo, buti ka na mo, hindi niya lang na-miss yun. Pero Leo Murphy, buti ka na! Here comes Sally Boy, the ball, one shot! Almost about to hit level 4 there, pero first blood for Harley! Misplace, individual misplace. Indeed. Para sa Unique Devo. Oo, yung mess na mga attack dito ni One Shot, and as well yung nabiten na execute coming from Sunset Lover. Nako, medyo hindi maganda yon Reptar, as they are counting on the early game potential ng Natalia, let alone kasama nung Selena. Now, Sunset Lover has to be aggressively going into lanes more. I-pressure yung mga side lanes. Yun yung gagawin mo with the Natalia. Pero now with the first turtle up, mahirapan ka naman ka-secure ng kill dito. Information na, andun sila sa turtle pero hindi makakalaban dito ang Unique Deus Vault. As Alter Ego, masaya sila with how the game started because it seems like Sunset Lover, hindi niya nagagawa yung kailangan niya gawin. Uh-oh. As a Natalia in the early game. Saka hindi din hindi din free farm dito si One Shot. Look at that, the arrow will not connect once again. Oh no, Reptar, kinakabahan ako dito. Ay, nakupo sa ba't ka ba po dumaan dun sa ako? Dapat hindi na lang siya nagpakita o dumaan siya dun. Mm-hmm. Pababa. Sinubukan pa niya na mag-dash it into the turret, pero 3 versus 1 with the Shun, with the Jin Kunto knock-up available. Uh-huh. Para kay Leo Murphy. Man, I don't know, the Unique Deus Vault, I think nararamdam ko na din na nila yung Mm-hmm. Yung parang, yan, baka matalo na talo dito. Hindi ko nga pwede siyang tumakas doon Reptar. Kasi meron naman siyang purify. Yun nga lang kasi, ang aggressive nung dash niya, to the point na kahit mag-purify siya doon, patay pa din siya. Ito ngayon ang mahirap, na invaitan yung orange buff dito ni One Shot. And I may say, unti-unti na, as early as this, parang, na-choke out na ngayon dito ang Unique Devo. So, supposedly, dapat sila yun. Oh, but Lil there with the Wrath of Dryad. Pai takes a lot of damage. Actually, first kill mabuta dito kay Belleric. Yam under turret. Kinain niya yung damage doon. That's gonna be one kill. But for what else? Sally Boy, munti ka na. Sinubukan niya mag-dive in. Kasama si Odile, si Defender and Sawo under the turret here. Abyssal Arrow not gonna connect. But I'm done! Si Sunset Lover from out of nowhere. Unique Deus Vault, nakagante ng dalawa pang kills dito sa early phase of the yes, game. Yes, and they have to add more onto that. Dahil may comeback kill naman sila doon sa may Roger. And munti ka na. I really thought na yun na yung start dito ng pagbangon ng Unique Devo. Pero supposedly, Alter Ego, sila pa din ang mas aggressive dito sa laro. Sa pathing ni Sunset Lover sa pag-ikot, kung saan siya dumadaan, uh-huh, parang hindi pa siya sanay masyado mag-Natalia or hindi nilang mabasa na maayos yung pag-ikot ng Alter Ego. Because most of the time, we should be seeing a lot more burst kills or munti ka nang makapitas ng isa si Sunset Lover time and time again. Pero we're getting closer and closer to the mid-game of the match with the second spawn of the turtle. This is not that strong of a team fight comp. But who knows? Unique Deus Vault might pull off a miracle here kung makaset up lang na maayos dito si Lil. Leo Murphy, ginamit lang ang Way of the Dragon. Si One Shot pa nga yung main damage dealer ang mawawala. Huwag nyo na ito labanin. Unique Deus Vault, pero papasok pa rin dito si Sawo. At least Defender nakuha ng kill. Pamutokable kill pa nga dito si Defender. And that is gonna be a 2-for-2 Unique Deus Vault this time around.
gumana yung paglaban nila. Hindi po masyadong makaka-turtle dito ang Alter Ego Esports. Pero Abyssal Arrow! Oh! For Nick, the Sunset Lover Abyssal Arrow! Sawo! Oh! With the Abyssal Arrow! Killing spree! From Defender! Oh no! Ego Petro! Sila yung nakalamang doon sa may turtle fight na yun. Pero yung comeback coming from Defender, ang nangyari pa nga doon, nakatakas pa si Leo Murphy, yung kanilang Joe. Pero yung arrow na tumama na yon, sobrang, ay may lahat sa hindi yung swerte. Talagang calculated yon. Oh. Pero ang pinakamaganda lang doon, sa Alter Ego, hindi pa kasi sila kompleto. As Benedetta, still farming under the top lane, together, parang nagpapaliwan sila doon ng Bellerin. Leo Murphy takes a lot of damage right now. Abyssal Arrow is not gonna connect, but here comes Yara in one shot. Doing the right thing is mag-back up pa muna, pero dapat tinulungan nila! Dito si Sunset Lover, miscalculation again. Kung si Lil lumapit lang dun sa Turtle Pit, kasama si Wander, kung hindi sila umikot, mas malapit sa tori nila, makakatulong sila kay Sunset Lover doon. Oh no, Reptar, this is it. Ito na naman yung naging sakit ng Unique Devo. They're really fighting. Tutoy-tuloy na naman yung kanilang pagsabay dito sa aggression ng Alter Ego. I may say, medyo sumasabay pa naman sila in terms of the goal. This is just a 2,000 lead para sa Alter Ego. Pero look at doon sa may taas. Oh. May sipa na naman yata dito si Leo Murphy. Pero mukhang wala na nga. Here comes the damage, Harley, na patas doon si Sunset Lover. So 5 versus 4 ng T5. Nakita natin, that's gonna be another Abyssal Arrow connecting there onto Celeboy. Buti ka na nga, kailangan mag-back out dito ng Alter Ego Esports. You need this spot. Here comes one shot. Here comes Defender. Sao, walang matatama with the Abyssal Arrow. Pero ito na si Odil. Ito na si Yam. Naghahanap sila ng laban. The stun and the damage Defender helping them out. Odil, Lil, still alive here. And Leo Murphy, one shot. Hinabol pa doon si Leo Murphy. Pero doon sa pagbalikan ng teamfight dito, one shot. Coming in with the bounce. Grabe! Double kill for the Harley. Pero tatlong miyembro ng Alter Ego na wala. Natuloy rin na wala dito. One shot. Cyclone Eye, takbo, bye, good dash, sidestep, kaya pa ba to? One shot, still alive, makakatakas ba siya dito? And mukhang makakatakas, grabe, nakatalon pa kasi siya. Pero si Bai, nasa likod pa, mayroon pa ritong pwedeng humabol dito as a Selly Boy knows na hindi pa nakaka-uwi dito yung Roger. Ay, one shot, uwi na! Uwi ka na, one shot! Wag na! Ayaw siyang pauwiin ni Leo Murphy, Reptar! Pero hindi na yata siya abot dito. Hindi umabot. Muntik sa muntik pa doon ang ating Roger. Pero ang layo ng inikot niya doon. Grabe. Oo. Oh my, this fight, I may say, this is a better team, this is a better match coming from Unique Devo. Yes, lamang pa rin naman dito ang Alter Ego, but at least there are sides of life para dito sa Unique Devo. Selly Boy, ang mamamayunas one kaga dito sa laman, pero buhay pa siya, hindi lang sa mga damis na masyado, but here comes the Wrath of the Ryan, walang masyadong follow-up dito sa Unique Deus Bot. Megigil na nga for Selly Boy, and mukhang the Unique Deus Bot ang matatalo dito sa team finals. The turtle gets secured by Selly Boy, and now Defender, the Gina, Way of the Dragon dun sa Tore, isa lang ang mawawala sa Unique Deus Vault. Good news for them, yung sustain at saka yung crowd control na nilalabas dito ni Defender na kakatulong. Pero si One Shot pa nga ang nakapitas ng isang miyembro ng Alter Ego Esports as Pi goes down. Oo, pero sa totoo lang, Kuya Reptar, itong si Yam yung ano eh, parang nagiging somehow yung carry dito ng Alter Ego. He's actually the one who's giving a headache dito sa Unique Devo. Oh. Let alone, ito na naman yung sipa na magagaling for Leo Murphy. Tanong, makakatakas pa nga ba si One Shot? Hindi na. Defender might be up next, and here comes Leo Murphy with the interception, pero the Abyssal Arrow does not connect. Dodge! Grabe! Ang nipis-nipis nun! Pero na-dodge pa rin ni Leo Murphy. Pero sa likuran, si Sunset Lover na pick off na naman dito si Selly Boy. 7-3 and 4. Malaki, 3K yung goalie, pero mas close game to kumpara sa unang laban. Yeah, mahuhuli. Pero meron siyang Alecto final blow. Abyssal Arrow na naman para mahinto dito si Odin. Pero kulang ata ng damage yung tandem ng assassin nito para kayanin ang sustain ng Carmilla.
Yes, ito na eh, no? Yung youth po si Odile ngayon dito has been able to sustain the members dito ng Unique Devo. Kung papansinin mo, no, Reptar, hirap din yung alter ego eh. Like, given sabihin na natin, sila yung nagsiset ng tempo ng laro. Pero hindi rin nila basta-basta talagang i-run down yung mga members dito ng Unique Devo. Pero now, na dalawang members dito, masyado na yata malalim dito sila, Yam. Kasama mo na rin dito si Odile. Papunta rito ang mga members ngayon dito ng Unique Devo. Yam, tinatrack lang dito si Sunset Lover para hindi makapunta kay Carmela or go anywhere else. As Alter Ego Esports, isang tore pa lang ang nabasag sa kanila, yung bottom lane turret. Meanwhile, para si Nick Desvog, dalawa na ang nabasag. But again, this is a much closer game kumpara sa nangyari sa game number 1. But, at the end of the day, Unique Desvog still behind to Alter Ego Esports. Lord nag-spawn na, and now they're just trying to find a pick-off, positional advantage. That could be a pick-off right there, pero Leo Murphy na merong immortality na. Gonna be a problem for their pick-off-centric lineup. That's gonna be a Odile, Carmela getting stunned. But walang follow-up, kulang. Defender pabasok, pero siya yung makaka-control dito. When it comes to Unique Deus Vault with the Wrath of Dryad! Three man! Pero yung Unique Deus Vault ang mauubos dito ng AoE damage! Oh. And this is it! Si Sawa na lang! Yes, nasawa na siya! Pero sinusubukan pa niya lumaban! Oh, pero no. Na naman, isang team fight na nagkamali ang Unique Deus Vault ang nangyari. All the while, Reptar, I thought na maganda na yung Wrath of the Dryad. Actually, nahuhuli yung apat na mga members ng Alter Ego. Pero nga lang, doon, si Yam, yung mga damages na dito, yung mga dash with the Alecto, pero yung arrow na tumama doon kay Celeboy would actually matter right now as the turrets ng Unique Devo ay nauubos na. Look at the mobility by Alter Ego Esports. Kakatakas kagad sila. Wala na ang third tier tower sa gitna para sa Unique. Alter Ego naman have their eyes set on a kill. Hindi na nga sila maghihintay ng Lord, or at least pinufocus lang nila yung mga turrets. Hindi na nga matipensahan ng Unique ang mga tori nila. That's gonna be damage onto defender. Mawawala sa dito. The knock-up is there. It connects. That is it. This is over. Tatlo na lang ang naiwan at Alter Ego ang magiging pangalawang team na makakapasok sa lower bracket dito sa M2. The stun, the damage, one shot, sinusubukan pa niya, but that's a kill from the Harley on to Bellerick. Dalawa na lang ang naiwan, one shot, sunset, and the sun has set in Mother Russia as Alter Ego, the faceless ones, secure the lower bracket and secure the 2-0 win. Oh no, yes. Looking very strong right now ang Alter Ego as Unique Devo is about to bid goodbye here on M2 World Championship